Nagkaroon na ng first hearing noong October 16 ang case na isinampa ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas, laban sa celebrity couple na sina Vice Ganda at Ian Perez, ginanap ito sa Quezon City Prosecutor's Office. Sa isang Facebook post ay ibinalita nilang nagsumite na sina Vice Ganda and ayon ng kanilang kontra sa laysay sa naturang hearing. Matatandaang noong September 11 ay sinampahan ng KSMBPI ang magjowa ng kasong paglabag. Ito ay dahil umano sa ipinapakita ng dalawa sa pagsubo nila ng icing ng cake sa Isip Bata segment ng It's Showtime noong July 25. Ipinost din ng SMNI News ang larawan ng joint counter affidavit ni na Vice Ganda and Ayon at dito ay mababasa ang kanilang paliwanag sa insidente at ang hiling na madismiss ang kaso. Samantala, kamakailan ay isang psychologist ang nagsabi na walang mali siya ang ginawang pagsimot o pagkain ng icing ng It's Showtime hosts na sina Vice Ganda at Ayon Perez sa isang segment ng Palabas Kamakailan. Sa pag-obserba ng psychologist na si Dr. Camille C. Garcia, CEO, Administrator ng Clinic of the Holy Spirit, sa nasabing episode, hindi mabibigyan ng anumang mali siya ng mga bata ang ginawa ng real-life partners sa Isip Bata segment noong Hulyo ng taong ito. Si Garcia, na nagsisilbi rin bilang resident clinical psychologist ng programa at resource person sa iba pang mga palabas, ang siyang gumagabay upang mabuo ang Isip Bata segment at masiguro ang pag-iisip ng mga bata na kabilang doon. Aniya, nagkakaroon din ang kanyang team ng briefing bago ang segment at debriefing pagkatapos nito, wala rin siyang natatanggap na concern o reklamo patungkol dito. Maging ang mga magulang ng mga bata ay nagpahayag din ng suporta sa Showtime at wala silang nakikitang hindi kaaya-ayang gawain doon. Nagtagumpay ang nasabing plano na pagkaisahan ng board na nagbusisi sa nasabing episode at napagpasyahan na patawan ng 12-day suspension ang Showtime. Diit ng MTRCB, marami na raw paglabag ang palabas bukod pa sa nasabing insidente at sinasabing mas nakararami daw ang nais na lang na ipakansela ang palabas sa inilabas namang pahayag noon ng pamunuan ng ABS-CBN bukod doon, nanindigan ang programa na wala silang nilabag na alituntunin ng ahensya at walang masamang intensyon sa kanilang audience, diit pa ng Kapamilya Network. Ang tanging hangarin nila ay ang magpasaya ng mga kapamilya at madlang people. Ang video na ito walang intensyon para manakit ng tao at ang video na ito ay sariling opinion lamang na galing sa amin. Kung may mga hindi totoo o hindi maganda kaming sinasabi ay pagpasensyahan nyo na dahil sa survey lang namin ito nakukuha. Huwag magagalit. Paalala lang po, ang mga thumbnail na ating ginagamit sa ating mga YouTube channel at ating mga upload ay ginagawa lang natin para makuha natin ang inyong atensyon at may tama ang mga mali na ginagawa sa social media. Kung may hindi man maganda kaming thumbnail na ginagawa na para sa inyo ay hindi maganda, panoorin nyo na lang ang buong video para maliwanagan kayo kung totoo nga ba ang nasa thumbnail o hindi. Disclaimer lang po, ang lahat ay opinion lamang. Maraming salamat. Pero bago tayo magpaalam, huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated mo kayo sa mga showbiz issue na galing sa akin. Maraming salamat. Paalam.